kung ano ba ang pinakamahirap na i-deal sa buhay kapag foreigner yung asawa mo. Hey guys, it's me, Femi, again, and welcome back to my channel. So today, it's another vlog, but I was thinking of make it not the usual, like cooking or whatever. Today, ano guys, it's like a sit-down vlog today. Like, chika-chika lang tayo kasi hindi pa ako nakakapag-edit ng mga video. So, sa mga bago sa channel ko, salamat po. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa channel ko, I hope you do subscribe and click the notification bell button na din para ma-first kayo ma-update if mag-upload ako ng new videos. So, lately guys, hindi kasi ako nakapag-video a lot. So, and then may mga videos pa ako na need pang i-edit. And medyo tinatamad tayo at medyo din parang walang gana sa YouTube, no? Kasi parang hindi talaga gumagalaw yung aking mga analytics. Parang nandyan lang siya, permanent lang. But anyway, still thank God kasi meron pa rin nanonood. And hopefully hopefully patuloy na manonood sa mga videos ko. So anyway, yung naisip ko na i-topic today is about kung ano ba ang pinakamahirap na i-deal sa buhay kapag foreigner yung asawa mo. Yeah, so yan yung pag-uusapan natin. And so ayan guys, naisip ko kasi siya kasi lately may mga kaibigan ako na parang yun yung dulot ng problema nila. Specific na topic na yun. So alam naman natin guys na kapag foreigner yung asawa mo, especially if mas matanda sa iyo, katulad ng asawa ko at ako, we have 30 years age gap, and so madami ka kasing i-deal, but isa sa pinaka, like for me, pinaka crucial or pinaka mahirap na i-deal is aside from, of course, you know, yung age gap nyo, yung mind, how you think, like iba kasi mag-isip kapag in your 20s, in your 30s, in your 40s, at iba-iba na din ang experience niyo sa buhay. So parang iba na yung your perspective in different things is so different. So yan din yung isa na dapat niyong i-work on. But aside from that, of course, if same ng asawa ko at ako, you know, like we are totally different culture, like Western and Asian, Philippines, New Zealand. So ayan din yung culture, but ito talaga yung one thing na top on my list is yung pamilya. Yung background, but yung pamilya ng foreigner. Yun yung for me mahirap i-deal. Kaya sa mga kaibigan natin diyang Pilipina na nagnanais na makapag-asawa ng foreigner, hindi po siya ganun kadali. So for me, ito yung bagay na hindi ko mahirap talaga mag-Tagalog guys, pero kailangan kong mag-Tagalog. So I'm just practicing my Tagalog, so sa mga nakikinig sa akin dyan, huwag nyo lang akong i-bash, okay? Suportahan nyo lang ako sa aking learning ng pagsasalita ng wikang Tagalog. So, ayan. So, going back to that topic, like, eto talaga guys, nung umpisa pa kami ng asawa ko, itong topic na to, part na to sa buhay, parang hindi ko siya masyadong binigyan ng importansya, yung family side ng asawa ko.
Kasi parang at that time kasi hindi siya nagma-matter sa buhay ko. Kasi hindi naman gaano kami nag-uusap about yung pamilya niya. But anyway, para mas maintindihan niyo, so a little background sa pamilya ng asawa ko is may tatlo siyang anak. Sa kanyang unang asawa, may tatlo siyang anak. Ang tatlong anak na yun is puro babae at puro din, mas matanda sila sa akin. Yung youngest niya is mas matanda sa akin ng isang taon. So sa pangalawang asawa niya, wala silang anak. So, okay yun, diba? So ako nga, pangatlo. And Pinay. Yung naunang dalawa is, taga New Zealand, hindi Pilipinas. So, ako yung first na Pilipina, which is, in a way, maganda siya. Not maganda, but mas less stressful siya. Kasi mas may madaming, ang daming Pinay na nasi-stress sa past life ng asawa nila. Especially if Pinay yung mga ex. Wait lang guys ha, iinom muna ako ng iced coffee. So ayan, yung history ng asawa ko. So nung first pa kami nagde-date ng asawa ko, hindi ko talaga siya binigyan ng importansya. Kasi nga, diba, sa Pilipinas kami nakatira, or hindi talaga kami, parang hindi sila nag-matter. So pamilya ko lang palagi, so parang happy lang, ganun. So dumating ang time na so na-meet ko na yung mga anak. So obviously parang mga bruha, mga yung time na yun ha, 8 years na kami ng asawa ko, so may changes na siya. Pero nung una pa kami nag-meet 8 years ago, ang bruha talaga ng mga anak niya. So mahirap yun i-deal guys, especially if you're in your 20s, tapos yung background ng family ko, hindi naman kami pamilya na yung gubot guys ba, yung okay lang yung family ko, hindi kami masyadong madrama or wala kaming masyadong i-deal na mga ganong problema. So hindi ko talaga siya mag-get. So ako talaga guys, friendly kasi ako. So nung na-meet ko sila first time, yung friendly ko, pero hindi kasi ni-reciprocate yun kasi mga bruha nga. Yun yung na-realize ko nga, oh my god, mahirap pala i-deal siya, lalo na kapag mga issue na sa pamilya nila. Tapos if hindi ka marunong, or you're still in your early stage of your relationship, hindi ko pa alam kung paano siya i-deal. Naiinis talaga ako, nasasaktan. And so yun for me. If ikaw gusto mo mag-asawa ng foreigner, dapat alam mo sa sarili mo, or dapat tignan mo muna yung family history ng mapapangasawa mo, like ano ba siya, ilan ba yung mga anak, ano ba yung relationship nila sa mga anak nila, sa mga ex-wife nila, or mga ganun na bagay, kasi makaka-apekto sa buhay niyo yun, especially sa mga western, sa mga westerners. Kapag mag-divorce kasi sila, especially maliliit pa yung mga bata, kailangan talaga nila maging civilian, mag-usap, kasi may law sila na mag-pay pa ng mga child support, mga ganun guys. So if hindi kasi tayo sanay na mga ganyang sitwasyon sa Pilipinas, kasi hindi natin yan mga, hindi iba talaga tayo mag-deal sa mga ganun, yung mga hiwalayan, di ba, parang wala na or something like that. But so yan lang yung gusto kong chika-chika, na kapag yun talaga, like kailangan mo maging kailangan talaga alamin mo kung ano ang magiging epekto yung pamilya niya sa current na buhay niyo. So ayun guys,
So after 8 years naman, medyo okay na yung mga anak niya. Yung medyo nag-uusap na kami, especially dito kami sa New Zealand ngayon. Yung youngest niya na anak, parang okay na siya sa akin, parang wala na, sinabihan niya nga ako nung last kami nagkita na if na happy daw sa akin yung tatay nila, wala na silang magagawa. And then, but you know, it takes so long, like ang tagal guys, pero ito talaga yung gusto kong ichika sa inyo is may na-meet kasi ako and another friend ha, dalawang story na i-share ko sa inyo is may na-meet akong Pinay dito sa New Zealand and medyo may edad na siya. She is I think 63 and bago lang namatay yung asawa niyang taga New Zealand. May anak silang isa, babae, pero may anak din yung asawa niya na New Zealand na hindi ko alam, nakalimutan ko if ilan yung anak sa unang asawa yung taga New Zealand. Ay, yung asawa niya, yung Kiwi. So, namatay na yung Kiwi, guys. And then, sa will ng asawa ng Kiwi is, na kapag namatay siya, dapat ibenta ng Pinay yung bahay para hatiin, parang 50% sa Pinay, ay sa asawa na Pinay at sa anak nila at 50% yung sa mga yung anak din yan sa unang asawa niya. And so ang nangyari guys is pero ang sinabi sa ano daw na parang hindi siya minamadali ba, parang kung kailan mo lang gusto ibenta, yun lang time na gusto mong ibenta. So yung Pinay, imagine 63 na kasi siya guys, matagal na siya dito sa New Zealand, 25 years I think. And then guys, yung mga anak ng asawa niya, yung you know, sa unang asawa, gusto na talaga ibenta niya ng bahay agad-agad kasi naano na sila sa pera. Gusto na nilang paghatian yung pera, na-excited na sila sa pera. So yung Pinay, nagproblema siya kasi yung half ng bahay na pinagbebentahan ng bahay is hindi naman enough yun guys para bumili siya ng bahay. And then 63 years old na kasi siya and parang hindi, wala nang chance ba na mag-loan siya sa bank para i-deposit sa bahay kasi kapag matanda ka na dito, hindi ka na pinaglo-loan ng banko except if ang dami mong equity, pero kung wala ka namang equity, hindi na. So, nagtatrabaho lang siya naman sa mga retail store dito. So, hindi talaga yung income niya is, hindi talaga siya, you know, enough na para pautangin siya sa banko. So, imagine that. Pero sabi niya, nasasaktan talaga siya kasi nung buhay pa yung asawa, okay naman yung mga anak, friendly naman. Pero, eto nga yung ano niya, problema ngayon na gusto na ng mga anak na ibenta niya yung bahay at parang hinaharas na siya na ibenta mo na, ganun. So, yan yung point ko ba na like, hindi natin alam anong mangyayari kasi ang iba, plastic lang naman. Pero, siguro if tayo, maging prepare tayo emotionally to sa mga ganyang bagay, basta mga sitwasyon ng ganyan, especially Pinay tayo, dinadown tayo ng mga puti guys dito, parang akala nila bobo tayo or something, pero hindi nila alam, matatalino tayo, no? So, yun. At saka yung isang share ko sa inyo, wait lang, break muna, is sa Pilipinas naman. So, like, eto siya, yung friend ko to, So, friend ko to, nag-ano siya, yung asawa niya is Dutch, I think. I forgot, kasi matagal na guys, pero namatay na yung asawa niyang Dutch. Pero, sa Pilipinas sila nagtumira. May bahay sila sa Pilipinas sila tumira.
So, ang bahay sa Pilipinas is pangalan talaga niya, pangalan lang niya. Tapos, hindi kasi register yung kasal nila sa Pilipinas. So, parang single siya, single. Tapos, siya yung nakapangalan sa bahay. Tapos, malaki yung bahay nila. Sa, nang doon sila nakatira sa pangmayayaman na lugar. So, talaga yung bahay nila is worth 25-30 million pesos. And then, kasi ito si Dutch, may anak to sa isang Pinay. Ex, hindi niya asawa, naanakan lang ng ano, naanakan lang ni Dutch tong ano, yung Pinay. Pero, hindi naman inabandon ni Dutch yung anak. Ano, so nagkakilala sila ng anak, ganun. Tapos si Dutch, may ibang anak din sa country nila, sa bansa nila. Sa bansa niya. Ano ba? Ay, nahirapan ako mag-Tagalog. And, so guys, and, so ngayon guys, mga siguro 7 years ago na napatay si Dutch. Ngayon, ang problema, yung anak ng Pinay doon sa Pinas, yung anak gustong akuin, ay hindi akuin, gustong manghingi ba ng pera. So ang gusto nila ibenta ng kaibigan ko yung bahay, tapos mag-share sila sa ano, sa pera. Pero ang point is, yung bahay kasi is nakapangalan lang sa friend ko, sa single name niya at hindi married. So parang walang connection ba. So anyway guys, that's their problem, the legal matter. But this is what my point of telling you, na kapag eto talaga yung part na mahirap i-deal, you know, kasi hindi mo malalaman kung anong mangyayari, or especially if hindi ka naman masyadong maalam, eh tapos doon ka titira sa country ng asawa mo. So para sa akin lang is, before you go into this kind of relationship, dapat marunong kang mag-stand sa sarili mo, marunong kang mag-fight sa sarili mo. Don't allow na may namaliit ka or something. So if ikaw yung person na hindi masyado marunong mag-English, dapat mag-learn ka, dapat mag-practice ka. Para, you know, hindi ka mabasta-basta. And of course, if other language, hindi ko naman sinasabi, guys, kasi you know what, yung sa atin sa Pinas, may mga family drama naman tayo, pero hindi kasi umaabot sa mga ganito ba, mga yung ang dami na kasing layers of layers, yung iba nga, 'di ba, yung ang dami na ng asawa, ang dami pang mga anak, yung mga custody. If ikaw selosa ka, tapos hindi mo makayanan na kakausapin yung asawa mo, yung ex niya, wala ka talagang magagawa, kasi part ng law nila yung sa divorce na dapat kausapin, dapat sila mag-usap, especially if maliliit pang anak nila. Tapos kailangan yung asawa mo magbayad ng mga child support doon sa anak. So, maapektuhan yung financial yung dalawa. So, yan yung dapat mong intindihin, na ganun yung life kapag foreigner yung asawa mo. Maswerte yung iba na wala talagang baggage, guys, yung mga napangasawa nila, yung single talaga, walang anak. Swerte yun, sila yung unang pamilya. Swerte yun, kasi hindi na nila madagdag ang naisipin yung issue sa mga pamilya or something. And so katulad sa akin, may isa pa talaga yung oldest ng aking asawa, is bruha pa talaga siya. So until now, naiinis pa talaga ako din sa kanya. But the thing is, hindi na ako bata ngayon. Marunong na akong to fight for myself. Hindi na ako nagpapaape, char. So, marunong na akong lumaban, guys. Kung bruha siya, guys, mas bruha ako, guys. So, kung dati pa, kemi-kemi lang ako. Kasi, yung dati kasi, hindi kasi ako, marunong ako mag-English, pero I don't know how to
maglabas ng how I feel, how I really feel in English. So, mahirap yun, di ba? But ngayon, guys, hindi na talaga ako na, wala na akong pake sa kanya. So, along the way, ma-learn mo naman yun how to deal with it. What I just wanna say is, before you go into this kind of set up a relationship, dapat talaga na mag-think ka, or dapat i-learn mo muna, kasi tayo, the usual situation sa Pilipina at saka foreigner is agad-agad eh. Nag-meet one time, pakasal next time. Mga ganun kasi. Sa amin naman hindi, kasi nag-live together kami for 4 years before kami nagpakasal. So, nakilala ko talaga. Pero the difference is sa Pilipinas kasi kami nakatira for a long time. So, hindi ko siya masyadong, I don't have to deal with it all the time. Minsan lang kapag bumibisita kami dito sa New Zealand. Pero, since nandito na ako, kailangan kong i-deal, kailangan kong yung mga drama-drama, chorva, kailangan ko siyang i-deal. Pero, hindi na siya as bad as before. But, anyway, so sana may something tong, it's already 21 minutes of video, but hopefully guys nakinig kayo, mga churwa lang to ba. Ayan, so if anything, if may gusto pa kayong malaman about whatever, you can comment down below and tell me what it is para machika-chika tayo. So this is my first chika-chika video. Wala lang guys, feeling ko lang. So, but I will end this kasi masyado na siyang, it's very long already. So, ayan. Thank you guys, and hopefully you will still support me and continue to support me. Have a nice day today. Bye!